Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon na po ang huling pagkakataon natin o huling session natin para sa subject po na ito. At dito po tayo magwawakas, pero marami pa pong susunod para mabigyan ng detalye yung mga naaral na po natin. So ito po yung pahapyaw. So yung buong subject po natin, ito ay pahapyaw na pag-aaral, pagtuturo para magkaroon tayo ng skills, at least yung basic skills na maintindihan po yung binabasa natin na salita ng ating Panginoong Diyos. Yung Bible study methods na matututunan natin or natutunan natin so far ay magandang paumpisa na upang matutunan po natin yung mga nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, welcome po sa ating session 9 ng pag-aaral. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po lahat ay manalangin. Samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Dakilang Ama, isang magandang araw po sa inyo. Salamat po, Lord, sa kalakasan na binigay niyo sa amin at ganun din sa karunungan at ganun din, Lord, sa kakayahan na makaabot po dito sa huling session ng aming pag-aaral. Salamat po, O Diyos, sa inyong katapatan at hinihiling po namin ang sigla sa puso at isipan namin, sharpness of mind, presence of mind, para po, Lord, matutunan po namin ang gusto po ninyong iparating sa amin. Kayo nawa ang maitaas sa araw na ito at gabayan po ninyo ang inyong lingkod upang maihandog, maideliver ko po, Lord, ang mga bagay at katuruan na gusto po ninyong matutunan namin. We acknowledge your presence at hinihiling ang inyong banal na espiritu upang magbigay ng kalinawan sa lahat po ng aming mga aaralin sa gabing ito. Salamat po, Diyos, sa gagawin po ninyo ngayon pa lamang sa pangalan po ni Jesus. Amen. Praise God! So, nasa session 9 na po tayo ng ating pag-aaral, yung basic or introduction to Bible study methods. At yung session po natin ngayon ay pinamagatang literary analysis o pag-analyze ng mga iba't ibang forma ng kasulatan. Siguro yun ang pinaka pwedeng maide-describe natin. Sige, let's dive right in. So sa session 9, literary analysis, magandang maalala o maisip natin, isaisip natin ang mga bagay na ito. Unlike a dictionary or an encyclopedia, the Bible contains different styles of writing. So kung kukumpara po natin siya sa dictionary, from cover to cover, yung laman ng dictionary, pare-pareho siya. Mayroong salita, tapos may explanation, tapos may mga detalye. Umpisang page, ganun ang itsura. Sa kalagitnaan, yun pa rin ang ma-expect ninyong structure o format hanggang sa huli. At ganun din sa encyclopedia, may mga words, tapos i-describe yun o magbibigay ng info tungkol doon. Sa kalagitnaan, ganun. Hanggang sa huli, ganun. But the Bible is not like an encyclopedia or a dictionary. Collection siya, kaya siya tinawag na Bible kasi collection siya ng iba't iba pang mga books na pinagsama-sama, tapos lahat ng books na yun magkaka-relate sila in one way or another, kaya sila pinagsama at ginawang isang malaking babasahin. Yun, kaya Bible ang tawag sa kanya. So, hindi lang sapat na Bible yung tinatawag natin, syempre, it is the Holy Bible. Kasi merong mga Bible na tinatawag yung, halimbawa sa amin po, sa trabaho ko nung nag-work pa po ako as software engineer, may mga tinatawag din na Bible, collection ng mga maliliit pang libro na tungkol dun sa trabaho na kailangan namin, mga information. Bible din, pero hindi siya yung Holy Bible. So, pag sa atin, sa syempre sa Christian world, sa ating mga kapwa, magkakapatiran at mananampalataya, pag sinabi nating Bible, yun yung Holy Bible. Alright, so, iba't iba yung mga books at iba't iba yung style of writing dun sa iba't ibang mga books na yun. There are godly principles
that cannot simply be shared through one style of writing. Kaya iba't iba yung forma ng mga kasulatan na meron po tayo. Our Bible is a collection of stories, poetry, teachings, and other kinds of content, giving us a wide perspective about our faith. Pinagpala tayo ng Panginoong Diyos na hindi lang isang buong manuscript o buong outline yung binabasa natin, tapos puro instruction lang lahat yung laman. Yung variety na nilikha ng Panginoong Diyos in His grand plan, nakikita pa rin natin hanggang dun sa salita niya eh, na iba't iba yung forma, iba't iba yung variety, iba't iba yung impact, iba't iba yung style at saka approach para yung mga kailangan nating matutunan sa buhay, matukoy natin, makita natin at madiskubre mula dun sa iba't ibang forma ng kasulatan. So, kung kailangan tayong utusan, meron tayong mga listahan ng mga utos. Kung kailangan nating ma-process no, yung sa isipan natin at makapag-paint tayo, makapag-imagine tayo ng picture kung ano ba talaga ang Panginoong Diyos, kung sino ba siya, gaano yung pagmamahal niya, meron tayong mga nababasang kwento, mga experiences na umaantig sa puso natin. At lalo na kung gusto pa nating maantig yung puso natin, meron pa tayong mga poetry, meron pa tayong mga iba't ibang matalinhaga o creative na salita ng ating Panginoong Diyos na nababasa para lalo pang ma-enhance, no, maging lively pa yung ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. So ganun yung laman ng Bible natin. So, yan, it gives us a wide perspective about our faith. Now, meron akong gusto kong ibigay, ipakitang picture sa inyo. Yan. Yan. Kita nyo ba yun? Yung may hawak ng bola, gusto niyang i-dalhin dun sa goal. So, naglalaro sila dapat ng soccer, pero itong lalaking to, imbis na gawin niya yung soccer, ginawa niya basketball yung bola. Okay. So, ang weird na nagtataka yung, ano, yung depensa. Kasi, kung naglalaro tayo ng soccer o ng football, dapat football yung rules na sinusunod natin. So, players need to play according to the rules. Otherwise, it would be ridiculous. Di ba? Bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi mamaya, makikita natin, matutukoy natin na yung pagbabasa ng Bible, kailangan bound din tayo dun sa rules nung kung paano siya sinulat, kung paano siya isinalaysay. Dapat matuto rin tayo mag-adjust dun sa approach na yun. Excuse me. A football or soccer player who tries to play the game using the rules in basketball might say, "This is too easy because the net is big." Ayan, sabi niya, "Oh, baka ano, ang dali-dali naman itong laro na to kasi pag sinot ko doon, ang dali lang ibato ng bola kasi ang laki-laki naman ng goal, hindi katulad sa basketball." Pero in reality, pag ginawa niya 'yon, he would fail this game kasi yung rule bawal hawakan sa football, 'di ba? Bawal hawakan yung bola eh. May ano yata yung violation eh, 'di ba? Ganun. Alright, so just ano, let this picture sink in now for a few moments. Isipin natin, no, imagine natin kung tayo to at hindi tayo sumusunod according to the rules ng laro. Matutuwa kaya yung mga tao sa paligid natin? O maguguluhan sila, maiinis sila sa atin, mawiwirdohan sila sa atin? In literature, kasi, there are unwritten rules of interpretation. And that depends on the type of literature being used. Okay? So, katulad nung kaninang picture na tungkol doon sa hindi sumusunod sa rules, pwede ring mangyari at minsan nangyayari yon
sa pag-aaral ng Biblia, no? May mga mambabasa, may mga nagbabasa ng Bible o nag-aaral, nagsasaliksik sa Bible, and they are not playing according to the rules. Kung paano isinulat yung kasulatan, hindi sila sumusunod dun kung ano-anong gimmick, kung ano-anong pinaggagawa nila na nagsasabi na, oh, meron akong na-discovering bago, meron akong nakuhang information na hindi ninyong alam lahat. Paano ka hindi makakakuha ng information na kakaiba? Eh kakaiba rin yung style mo, hindi mo naman ginamit yung according to the rules, no? Na, unwritten rules man lang man siya, hindi natin sinunod. Gumawa tayo, nag-imbento tayo ng paraan. Right? So there are unwritten rules of interpretation that depend on the type of literature being used. So, to interpret the text without following these rules will be absurd. Walang katuturan. O hindi, walang sense. Unproductive and even dangerous when it comes to doctrine. Kung, I think nabanggit ko na po ito noon, naalala ninyo yung meron yung, halimbawa yung Da Vinci Code, yan, nauso yan ng mga panahon kabataan ko po eh, na according dun sa story, yung bida, parang nakakita siya ng mga pattern-pattern doon sa Biblia. Pag binilang ninyo yung mga for every other word or parang ganun, anyway, to that effect, may coded message daw ang Biblia, tapos merong treasure kang mahahanap kasi naka-encode dun sa Bible text yung treasure. Sino bang nag-imbento nun? Sino bang gumawa nung style na yun? No? So when we don't play according to the rules, mag-iisip tayo ng kung ano-ano. Isipin natin siguro, ay sobrang dali. Meron akong something special na nagawa. Kagaya nung isang basketballista or isang football player na ginawa niyang basketball, yung laro ng football. Akala niya napadali yung buhay niya, napadali yung laro niya. Pero ang totoo, madi-disqualify siya according dun sa konteksto nung ginagalawan niya. So ganun din tayo sa Bible studying and Bible reading. So dun po tayo mag-ingat. Now, one of the common mistakes in interpretation is treating parts of a story as a command to follow. Ulitin ko po yan, ah. Isa daw sa mga kamalian o sablay sa pag-aaral ay yung pagtrato natin sa story as something na kinokomand ng Panginoong Diyos. So we have people crucifying themselves as narrated in the story, kasi alam natin na ang Panginoong Jesus, pinako siya sa krus. Pero itong mga tao na to, sinusunod nila yung pagpapapako sa krus. Sila din, gumagaya din sila. Kasi yun yung sinalaysay sa story. Tinake nila as a command to follow yung kung ano yung dinidescribe dun sa story. Ano pa po? Groups selling all their possessions according to Acts chapter 2 verse 44. So may mga kulto po tayo, no? Throughout history, may mga cults na nabuo na ang kanilang style sa fellowship nila, binibenta nila lahat ng ari-arian nila. Tapos nag-iipon-ipon sila ng kayamanan, ganun. Kaya ano, iba yung naging iba yung style ng pamumuhay nila. And various other activities that steer people away from hearing the truth of the gospel of Jesus Christ. So dahil doon sa mga activities na ginaya nila, pumipili sila, nag-cherry pick sila, ang tawag doon, ano? Chine-cherry pick nila kung ano yung gusto nilang marinig o kung feeling nila ito yung something special. Tapos gagawa sila ng doktrina or gagawa sila ng mga bagay na susundin o gagawin according doon sa portion lang na yon na pag tinignan natin sa konteksto, pati sa style ng pagkakasulat, ay hindi dapat pala
yun ang gagawin. So let me give you two concepts ano sa pag-aaral din, sa hermeneutics din ito. Dapat na di-distinguish natin. Okay, so na dapat na di-distinguish o na napaghihiwalay natin yung konsepto ng ano ba yung descriptive at saka ano ba yung prescriptive. Descriptive, ibig sabihin, dine-describe, no? Sinasabi lang, sinasalaysay kung ano yung mga nangyari. Tapos, ite-take natin yun as is. Okay, ginawa nila, okay, sige. Understood. Compared dun sa prescriptive. Pag sinabing prescriptive, di ba parang yung reseta ng doktor, no? Pine-prescribe niya. Ibig sabihin, sinasabi niya na gawin mo o i-take mo yung medicine na yun. Parang ganun din po tayo dun sa prescriptive na mga parts ng Bible na pag sinabi naman pong command, yun naman yung dapat nating sundin. Pero syempre, in context pa rin. Baka hindi po sa atin necessarily inuutos yun. Gaya nung inuutos ni Jesus kay Judas, Judas Iscariot, sabi ng ganun, kung anong kailangan mong gawin, gawin mo na. Yun sabi ni Jesus kay Judas. Ito take ba natin na command din sa atin yun, na kung anong kailangan natin gawin, gagawin na natin. Eh, ang konteksto nun, ibe-betray ni Judas si Jesus. So, dapat alam natin, ano, na di-distinguish natin, na di-determine natin. Kung alin po yung mga dapat talagang sundin, yung mga nasa konteksto, at ano yung mga sinasalaysay lang. So, prescriptive and descriptive. Yun po yung dalawang konsepto. Okay, so, yan. Maraming mga ginagawa ang mga tao na kakaiba. And, ang epekto nun, it steers people away. Nalalayo tuloy dun sa kailangan nilang katotohanan. Katotohanan, truth, of the gospel of Jesus Christ. Imbis na, halimbawa, yung pagpapako sa krus, imbis na sundin nila to believe in Jesus Christ who died on the cross for the sins of you and I, di ba? Sins of, ano, of people. Imbis na yun at malid tayo dun sa ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang sukdulang grasya na ibinigay at pag-ibig na ibinigay niya na namatay siya para sa atin, nalayo pa tayo dun sa katotohanan na yun. At gusto natin ngayong kung ganun, ano, susundin po natin yung pagpapapako sa krus. Lalo tayong nalayo dun sa grasya ng Panginoong Jesus. Tapos tinatry natin i-save yung sarili natin dahil pinaparusahan natin yung sarili natin sa mga kasalanan natin. So yun yung ibig ko sabihin na nalalayo tayo mula sa Diyos. Kapag meron tayong pinaninindigan na hindi tama yung approach natin sa banal na kasulatan. So it is important to identify the correct genre. So, ano po ba yung genre? Genre is yung style, no? Style ng pagkakasulat o yung parang, yun, literary type. Knowing the genre of a piece of literature, so, kunyari, kung alam ninyo na kwento pala yung binabasa nyo, kung alam ninyo na sulat pala, letter ba ang binabasa po ninyo, kung alam po ba ninyo na Salawikain or Proverbs, hindi naman Salawikain yun, ano? Pero mga pangaral. Kung alam ninyo kung anong type yon or kung anong genre yon, may malaki kayong advantage. Knowing the genre of a piece of literature raises the correct expectations of the person studying it. Halimbawa, in poetry, mga tula, mga awit, it is expected to see a lot of figures of speech. Ibig sabihin, yung matalinhaga yung mga pagkakasulat, hindi siya literal na pag sinabing ang iyong mga paa ay parang mga poste na magaganda. Hindi totoong poste yung paa niya. Parang ganun.
Oh, kapag sinabing nagliliwanag na para ano, nagliliwanag ang kanyang mukha na parang araw, halimbawa, ganun lang yung talinhaga. Hindi totoong araw yung nasa mukha niya. Okay, so matalinhaga, masyadong iba't iba at marami yung mga klase ng salita na ginagamit, artistic na at creative na paggamit ng mga salita. Halimbawa, yung wisdom, no? Pinupersonify sa mga awit yung wisdom. Kaya tinutukoy siya na parang person, parang halimbawa lang ah, where is wisdom? She is always hiding from ganyan. So nagiging parang tao, no, yung pagkakatrato. Pero matalinhaga kasi yung pagkakasulat sa kanya. Hindi ibig sabihin totoong person yung wisdom. O kailangan mag-ingat po tayo sa pagkakabasa ng ano, ng mga verses dun sa Bible po natin. In prophecies, for example naman, it is expected to see a lot of symbolisms. Huh? So, pag sinabing may dragon, hindi naman literal na may dragon, pero baka may iba pang pagkaka-describe lang para maintindihan natin yung impact nung sinasabi nung nagsasalita. In parables, it is expected to see a main point and not dive in too much to the details. So mamaya po, no, makikita natin yung ilan sa mga examples, I think, ng parable. Makikita natin na hindi yung bawat detalye, bawat kapiranggot na words ang nagmamatter. May pinupuntosan yung parable. By the way, ano, kung medyo kakaiba yung boses ko po ngayon, pasensya na po dahil may konti tayong bara sa ilong. Pero I hope na ano, naiintindihan pa rin po ninyo yung sinasabi ko. Genre sets the stage of limits and boundaries on how the text is to be read and understood. So, ulitin ko lang po ito, no. Pag sinabing meron tayong iba't ibang genre, yung genre na yun, whether tula siya, awit siya, kwento siya, yung style ng writing na yun ang nagsasabi sa atin ng limits and boundaries kung paano natin siya i-approach, kung paano po natin siya babasahin, anong mga expectations ang dapat meron tayo, paano natin siya dapat tatanggapin, paano natin siya iintindihin. Yun genre ang nagsaset noon. Knowing the genre of a story helps us to form the right mindset, expectations, and questions so we can bring out the meaning and purpose of the text. So mamaya makikita ninyo, no, malalaman natin na sa iba't ibang klase ng literary types, pag ginamit natin yung ganitong klase ng approach or at least yung expectation, yun pala yung pinaka most probably effective na paraan para makuha natin yung idea o makuha natin yung prinsipyo. By knowing the genre, we are getting one step closer to understanding the message of the text the way the author intended it to. Kasi syempre, kung binabasa natin yung kwento, kasi sinulat yun nung author na ang pagkakasulat niya, sinulat niya na maging kwento yun, yung sulat niya. So kung nagsulat siya ng kwento, ang pagbasa natin dun sa sinulat niya, nagbabasa tayo ng kwento. Hindi natin pwedeng tratuhin na poem yung sinulat niyang kwento. Yan. So, yun lang yung ibig sabihin. This is because the author is also bound to write or speak according to the genre of what is being said or written.
Siyempre, pag nagsulat siya ng kwento, hindi niya pwedeng tratuhin na parang letter yon or poetry. Pag gumawa siya ng tula, hindi niya pwedeng tratuhin na parang commands yun. O, ganun. So, kailangan meron literary types pa din tayo. O, bagamat, ano, bagamat yung mga prinsipyo, pwede siya magsilbing command para po sa atin, kailangan yung pagsusuri natin, pag-aaral natin, naka-align din siya sa kung paano siya isinulat nung author o paano siya binigkas no, nung unang panahon nung author. Para nagkakaintindihan tayo. No, hindi pwedeng nagsasalita yung author, sinasabi niya triangle, ang intindi niyo is square. Hindi pwedeng ganun. Dapat nagkakaintindihan. In the same way, as the athlete conforms to the rules of the game, ganun din, proper interpreters of scripture must also adhere to the interpretation rules of the text being studied. So, dapat nag-jive sila. Dapat nagtutugma no, yung pagbabasa dun sa pagsusulat ng author. Yan. Pagbabasa nung nagbabasa, tsaka yung pagsusulat nung nagsulat, dapat nagtutugma rin yan. Okay, so let me give you a chart ng parang overview po ito ng ating Bible. So the Bible contains 66 books. Yung Bible po natin na tinatanggap sa atin, sa Christian at sa MRCP. Ang tinatanggap po natin na Bible ay yung 66 books of the Bible. So, ang ano lang natin, palatandaan natin, alam na ng karamihan sa inyo to. Pag nakalimutan nyo kung ilang books meron, basta alam nyo 66, tandaan na lang natin yun. Memorize na natin. 66. Sa Old Testament, try nating i-spelling yung, ano, yung Old Testament. So, O-L-D. May three letters doon. So, three. Tapos, T-E-S. T-A-M-E-N-T. So, nine. Ganun. Nine letters. So, three, and nine. Ganun yung, ano, ganun yung tatandaan nating numbers. Three at saka nine. So, sa Old Testament, three at saka nine, pagsasamahin lang, 39. Okay? Three, nine, 39. Sa New Testament naman, 3 times 9, 3 times 9, 27. Yan, okay? 3 times 9, 27. Old Testament, 3, 9, 39. New Testament, 3 times 9, 27. Okay? So, sa Bible po natin, meron tayong 66 books. Sa Old Testament, meron tayong 39 books. Sa New Testament, meron tayong 27 books. Okay, so tingnan natin po yung 39 books ng Old Testament. Pag hinati natin sa tatlo yun, makikita po natin na sa books of the Old Testament, pwede natin siyang mahati sa tatlong major sections. Sa pinakaumpisa, yung first na I think 17 books itong lahat ng to. Oh, 17. Tapos sa kanan 17 din eh, meron pa rin sa baba. Yan. Okay, kaya 17. 17, 17 dito sa kanan. Sa gitna may 5. 1 2 3 4 5. Yan. Check nga natin. 8 9. Okay, 17 nga. Okay, dinouble check ko lang. Okay, so 17. Sa umpisa, yung first 7. Okay, ulitin natin ah. Sa, dito sa left side, 17 lahat ito. Yan, pababa. Sa kanan, 17 lahat. Sa gitna, 5. 5, yan. Okay, nahati siya sa history, poetry, and prophecy.
So sa umpisa, first 17 books, yung history books, nandiyan yung first 5 books ni Moses, no? According sa pagkakasalaysay ni Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tinatawag din ito sa Hebrew na Pentateuch or yung Torah. Yan. So tayo tinatawag natin siyang Pentateuch kasi lima, no? Limang parang teachings. So yan yung first 5, tapos ito na yung mga susunod, yung sunod na 12. Lahat ito ay historical accounts. Ibig sabihin, pag binasa natin ito, Genesis, Exodus, lahat na nagfo-fall dito sa left column na to, Joshua, Judges, Ruth, lahat po yan ay mga kwento, historical accounts. Yan, so history. Ibig sabihin, halimbawa, Genesis, history of the world. Yan. Exodus, history ng Israelites sa Egypt hanggang nakalabas sila sa Egypt. You know? Leviticus is yung history nung pag-assign sa mga ministerial positions at saka yung people of God. Tapos Numbers is yung census, no? Yung history ng kung gaano sila karami at kung sino-sino yung mga part ng Israel. So ganun, history. Historical accounts. Deuteronomy yung second na pagsasalaysay ng mga commands. Yung hindi lang yung Ten Commandments, kundi yung law. Tapos si Joshua, yung pagtawid nila, pagpasok nila sa kingdom, na yung sa promised land, sa Kinaan. Tapos Judges, nung nakapasok na sila sa kingdom, naghati-hati na yung mga tribes. Tapos ang leader nila, hindi hari, yung Judges. Ganon. Tapos yan, si Ruth, Samuel, Kings, Chronicles, mga historical accounts ng Israel during their days in the ancient world. So yun yung history books. So bago tayo dumating dito sa poetry, nasa gitna, punta muna tayo dito sa prophecy, no? Sa mga kwento dito, Kings and even Chronicles, may mga nag-stand out na iba't ibang mga characters at from time to time, lumabas din dito yung mga messengers ng ating Panginoong Diyos. Sila yung mga prophets. So may mga sinabi, yung mga prophets during these times, historical accounts, at yung mga sinabi nila, naka-record naman dito sa kanan. So ito naman yung mga prophecies na binanggit at sinabi nitong mga prophets na to. Nahati sila sa first 5 din. Sorry, medyo magulo yung pagkaka. So, nahati rin ito sa 5. Ito yung tinatawag nating first 5, yung major na prophets. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Itong first 5 na to, kaya sila major prophets, hindi dahil mas magaling sila o dahil mas malaki sila. Yung laman lang nung Book of Isaiah, Jeremiah, Lamentations is mahaba kasi. So parang mahabang kasulatan ng mga prophets, kaya sila major, mga major books, parang ganun. So yung mga mas maiiksi, pero equally important, mga maiiksi na books naman about prophecy, yun naman yung tinatawag nating minor prophets. No? So, prophecies, mga prophecies ang laman nito, at yung titles ng mga prophecies na yun na nakasulat sa books na yun ay according dun sa sino yung prophet. Okay, so the prophecies according to Isaiah, the prophecies according to Jeremiah, according to Lamentations is kay Jeremiah din yun, no? Mga lament or panaghoy ni Jeremiah. Yan. So medyo magkadugtong, magkakabit itong dalawa. Tapos Ezekiel, Daniel, tapos yung mga minor prophets naman natin. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, hanggang sa huli, hanggang Malakay. Yan yung mga prophets. So, we have yung umpisa, wala dito yung ano, no? Wala dito yung format ng Hebrew.
Pero makikita natin, iba kasi yung arrangement siguro sa advanced subject na ninyo. Lumalabas dito na yung first, itong ano, yung Pentateuch, tapos meron tinatawag na yung pagbibigay ng law. So, medyo may halo dyan, may mga magkakasama dyan, merong mga ganun. Pero tinatawag nila yon na law. Tapos, nandito rin, kasama din sa books nila yung mga prophecies or yung mga prophets. Kaya makikita nyo sa New Testament, binabanggit, it has been said in the law and the prophets. Yun, sinasabi nila, yung history at saka yung prophecy. Yun, law and the prophets. So, may Hebrew words para doon, pero sa susunod na, no, advanced, ano na lang yun, learnings ninyo yun. Pero, ang English term is the law and, ito, the law and the prophets. Okay, so meron tayong isang portion na hindi nabanggit. Ito yung poetry. So, yung poetry, nasa kalagitnaan ng Old Testament, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Songs. So, itong Job, medyo hybrid siya. Hindi po ba? Kasi yung Book of Job, parang kwento din siya eh. Pero maraming dialogue. Kwento siya. Alam natin yung kwento ni Job, yung righteous siya. Tapos, biglang si Satan, humarap siya sa, ano, humarap siya sa kay God. Tapos, sabi niya, ano, righteous lang yan kasi marami kang binibigay sa kanya. Ganun. Tapos, hindi. O, pwede mo siyang, sige, ikaw. Para sabi kasi nung, ano, sabi ni Satan, yung bigay mo sa akin yung, ano, ay, hindi pala, hahamakin ko siya. Ganun. Sabi naman ni God, sige, pinapahintulutan kitang hamakin siya pero huwag mo siyang papatayin. Parang ganun. So, may nangyari. So, alam natin may kwento eh. Tapos nangyari nga dun sa lupa, no, si Job, tapos dumating mga kaibigan. Pero you would see na yung structure ng libro na yon is maraming dialogue. And if you dig deeper, medyo artistic yung medyo dramatic, medyo artistic yung pagkakasalaysay ng Book of Job. So, you can consider it as poetry. Para siyang epiko. Na parang tatambal. God versus Job. Parang gano'n. Parang gano'n. So, let us just, para mas simple nating maalala, yung poetry is, yan, kasama na yung Job. Job, Psalms, Proverbs. So, Psalms, mga awit. Proverbs, mga salawikain. Ecclesiastes, mga katuruan. And then, Song of Solomon, yung matalinhaga na pag-describe at nung, ano, parang honeymoon yung setting. Ganun. Right? So, yun yung ating Old Testament. Sa New Testament naman, nakikita naman natin dyan yung Gospels, no, yung unang lima, Matthew, Mark, sorry, yung unang apat pala, Matthew, Mark, Luke, and John. Alright, so yung first three, Matthew, Mark, and Luke, ito yung tinatawag natin na synoptic Gospels, kasi yung pagkakasalaysay nila medyo halos magkaka-align, magkakatugma. Tapos si John naman yung nagpakita siya ng fresh perspective tungkol sa good news about Jesus Christ noon. Pagsasalaysay din siya, gospel din siya, pero parang iba yung take niya. Pero yung pagkakasalaysay ng mga events, nagtutugma halos yung Matthew, Mark, and Luke. Yan, so ito yung tinatawag nating synoptic gospel, parang same angle. Kaya sign, 'di ba? Parang same. Tapos optic, yung eye, yung sight, parang same sight, ganun, or same angle na nakikita nila, Matthew, Mark, and Luke, and then John. Meron tayong history. So, ito yung gospel, ibig sabihin, pagsasalaysay ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. History, we have history, account ulit, kwento. Yan yung literary type na meron tayo sa New Testament.
yung Book of Acts, which is yung kumbaga part 2 or volume 2 ng Book of Luke, no? So after ng Gospel, yung may kasunod si Luke na book, which is yung Book of Acts. So makikita ninyo doon sa ano, sa umpisa ng Luke, sabi dito chapter 1 verse 1, dedication to Theophilus. Sabi ganun, ayan, inasmuch as many have undertaken to compile a narrative, ayan na, no? May giveaway na, narrative daw itong sasalaysay niya. So, kwento. Narrative of the things that have been accomplished among us, etc., etc. Verse 3, to write an orderly account for you. Kanino daw niya sinulat ito? Most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. Okay, so meron siyang kinumpile at binuo na account, historical account na parang report kay Theophilus. So yun yung Book of Luke, sabi sa chapter 1. Pagdating sa Acts, ito yung sabi niya, chapter 1 verse 1 of Acts, the promise of the Holy Spirit. In the first book, so may binabanggit siyang first book. So alam na natin yun na Book of Luke. In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. O, yun yung gospel, yung sinabi niya. All that Jesus began to do and teach. Yun. So, yun yung magka, ano, kaya alam natin na si Luke gumawa siya ng dalawang books para kay Theophilus. Volume 1, Gospel. Volume 2, after ng ascension ni Jesus Christ. Yung nangyari with the disciples, with, ano, yung umpisa nung Christian generation. Yan, yung early church, yung first church na tinatawag nga natin. Right, so yun. Meron tayong history, meron tayong after ng Acts, nandiyan na yung mga letters. Ito yung mga liham or sulat. Sulat ni Apostle Paul sa mga churches. So ito yung letters to the church. Letter ni Paul sa Roman church, sa Romans, yung mga Roman believers. Yan, rather. 1 and 2 Corinthians, Galatians, Paul's letter to the Ephesians, Paul's letter to the Philippians, Paul's letter to the Colossians, yan. So ito yung mga ano, yung mga books, no? Pero mga sulat po ito. Halimbawa, sa Philippians, yung mga believers sa Philippi, yung Book of Colossians, letter ni Paul sa mga believers sa Colossae. Ganon. Tapos mga believers naman sa Thessalonica. Ganun. So tama ba? Oh, tama. So yun yung ano, yun yung mga letters to the churches. Yan, letters of Paul to the church. Kasunod nun, yung mga letters naman ni Paul to the friends, to his friends. Yan, so yung mga letters ni Paul kay Timothy, kanyang apprentice na naging kasama niya talaga. Letter niya kay Titus, letter niya kay Philemon. Yan, letter niya sa mga friends naman niya. Hindi naka-address to sa mga churches, sa mga friends niya, sa mga co-workers niya sa Panginoon. And then, there are general letters. Okay, ano itong general letters? Andiyan yung Book of Hebrews. Hindi natin sure kung sino yung author ng Book of Hebrews. Sabi nung iba, debatable kasi. No? Sabi ng iba, si Apostle Paul daw ang author nito. Pero iba kasi ang style ni Apostle Paul. Eh. Nag-uumpisa siya sa greeting. From Paul, a servant of God. Ganito, ganito, ganyan, ganyan. Yung Hebrews, Book of Hebrews, walang ganun. Pero sabi naman ng mga ng ibang scholars, bakit ano binanggit niya si Timothy sa huli? Bakit yung parang yung mga kasama niya
parang si Paul din yung nagsasalita. Parang nagtutugma naman. Alright? So, it's safer to say na yung author ng Hebrews, pag tinutukoy natin siya, yung author ng Hebrews, ito ang sabi niya, ganun. Anyway, kung si Paul naman yun, edi siya nga yung author ng Hebrews, so hindi naman tayo nagkakamali. Pero to say, to assume na si Paul nga yun, paano kung hindi? Yan. So, yun, Book of Hebrews ang tawag natin sa kanya. Book to the Hebrews, actually yun. Parang letter to the Hebrews. Hindi Book of Hebrews. Okay, so book. Tapos yan, general letter ni James. General letter ni Peter. Sa mga churches din ito, no? General letters din sa mga churches. Yan, first letter ni Peter, second letter ni Peter sa mga churches, first letter ni John, second and third, Jude, and then the last one is Revelation. Right? So, syempre, general letters ito, pero kino-consider din natin po yung Revelation as a prophetic or apocalyptic book. Pero more of that later. Okay? So, kaya pa po ba? Kung kailangan po natin mag-break time, you can pause na yung atin pong video, and then siguro CR break or 5-minute break or discussion break, pwede po ninyong i-pause, and then we will meet each other after a few minutes. Okay, so welcome back. Pag-aralan naman po natin na kanina na pag-usapan po natin yung biblical teachings. Ay, yung ano pala, yung mga biblical, or yung mga books pala sa Bible. At yung categories nila or genres. So, meron tayong history, mga kwento, meron tayong poetry, yung mga tula at matalinhagang sulat. Meron tayong prophecy na tinatawag, meron tayong gospels, which is yung good news ng ating Panginoon. So, kwento siya, pero nakatuon siya doon sa about Jesus Christ at yung good news na dala niya. Meron tayong mga general letters. Meron tayong mga letters ni Apostle Paul sa mga churches. Meron letters si Apostle Paul para sa mga kaibigan niya. Meron mga letters din yung ibang apostles para sa mga churches. So, iba't iba yung mga genres na meron tayo. May sulat, merong poetry, merong prophecy, merong apocalyptic, ganyan. Kaya, nakakategorize siya sa ilang mga genres. At pag-usapan natin ngayon, yung approach na kailangan po natin, mga dapat nating tingnan or i-expect sa iba't ibang mga literature na ito. First is yung biblical teachings. Inuna nating aralin po ito o inuna natin itong banggitin kasi ito rin yung natutunan natin sa mga previous sessions, no? Kung paano po natin aralin yung mga salita dun sa verses. Usually, yung mga examples po natin is yung Bible teachings. So, hinahanap natin yung finite verbs, hinahanap natin yung structure, hinahanap po natin yung main idea, which is nababagay sa pag-analyze o pag-aaral ng biblical teachings. We have teachings in the first 5 books of the Bible, yung Pentateuch, pero may mga kwento din dun. We have direct teachings of Jesus sa Gospels na ito, sa New Testament. The epistles or the letters of the apostles to the churches and some other parts of the Bible. Yan. So, yun yung mga biblical teachings na meron at makikita po natin sa Bible. Teachings can be recognized by their direct statements of instruction. Madali po siyang ma-recognize kasi utos siya. Gawin mo ito. Iwasan mo ang ganito. Gawin ninyo ito sa isa't isa. Pautos siya
So, direct statements of instruction and the author's direct way of communicating biblical truth. Yun. So, straightforward ang pagtuturo. Examples are words of rebuke, mga pagkokorek na pagtatama ng mali to erring believers or churches, or words of nurturing to new believers. Andyan yan magkakasama. Paano natin ito aaralin, yung mga teachings or yung genre ng mga biblical teachings? To interpret this, understand the situation of the readers. Dapat inaaral din natin, inaalam natin kung ano yung sitwasyon nung kinakausap nung author. Halimbawa, si Apostle Paul, meron siyang kinokorek, meron siyang tinutumbok na aral sa ano, sa 2 Corinthians o kaya sa 1 Corinthians o kaya nagtuturo siya nung about love, di ba? Love is patient, love is kind. Yan. May tinutumbok siya eh, may issue dun sa church. Kaya niya binanggit itong mahabang pagtuturo about love. So meron siyang ano, meron siyang tinuturo. And we have to understand, para matutunan natin kung ano yung tinuturo niya, it helps kung maiintindihan din natin yung issue nung kinakausap niya, yung problema nila. Okay, so there are circumstances and the issue or issues being addressed in context. Halimbawa, sa Philippians, nagpapasalamat si Apostle Paul sa mga sa generosity at sa intention magbigay ng Philippian church or ng church sa Philippi. So, binabanggit ni Apostle Paul, hindi naman sa naghihingi ako sa inyo, pero nagpapasalamat din ako sa mga ibinigay ninyo. Pero please, understand, sabi niya ganon, na kaya kong maging kontento kahit na hindi kayo nagbibigay. Parang ganon yung sinasabi niya. Pero ako'y natutuwa. Ako'y joyful. Sabi niya ganon. So, nagigets, mas nagigets natin ngayon kasi kasi ang konteksto pala, yung church sa Philippi, napaka, ano nila, yung gusto, willing sila na maging generous. Kaya Apostle Paul. Ayan. Kaya pala ganun yung sinasabi ni Apostle Paul. Papasalamat siya, pero sinasabi rin niya na, kontento ako and I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Yun yung konteksto nung, ano eh, nung Philippians 4:13. Yun, contentment. Right, so, example, teaching or biblical teaching. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Very straightforward. Yun na. Utos na agad. Be kind to one another. Madali pong tandaan, madaling intindihin. Wala na tayong masyadong kailangang i-analyze ano ba tinutumbok niya, ano mang gusto niya sabihin. Ayan lang, be kind to one another. Yun ang ibig sabihin niya. So, yun yung biblical teachings. Second is biblical stories or narratives, mga kwento. It is considered, or biblical stories are considered history told by a narrator na may nagsasalaysay ng mga pangyayari. The principles in these stories are discovered by looking around the main problem or conflict and then emphasized by the climax of the story. Sa separate na pag-aaral po natin, matututunan natin yung pag-analyze ng kwento. Merong umpisa, magsa-start siya sa pinaka-setting, siset siya ng background kung ano yung lugar, kung kailan nangyari itong pagkakataon na ito, sino yung mga involved na characters, hangga sa may mangyayari na kakaiba or hindi ina-expect or something na hindi unlikely, ganun. Hangga sa magiging sukdulan na yung sitwasyon, tapos doon mag-uumpisa yung solusyon. May lumabas doon na aral o solusyon
para huhupa ngayon yung kwento. Ganun. Huhupa yung kwento hanggang magkakaroon na ng aral. Ayan, ganun. So, yun yung kwento or narratives. Example is the story of Ananias and Sapphira in Acts 5:1-11. So, may mga pangyayari. No? Ang setting, yung nagkaroon ng utos na ibenta ang lahat ng mga ari-arian tapos pagsasamahin para sa Panginoon. Para wala nang mahirap, wala nang mayaman, lahat pantay-pantay, lahat nagkakaisa. Parang ganun yung account nila nung time na yon. Tapos may nagdaya, no? Yung pagdating nung umpisa ng conflict, sorry sa boses ko pa. pagdating nung magdadating sila sa climax na may hindi sila binigay o hindi sila sinurrender. Mayroon sila tinago against dun sa ine-expect nung reader. Hanggang sa ano yung pinaka nangyari, di namatay yung ano, namatay yung si Ananias, tapos sumunod naman si Sapphira. May pagkakasunod-sunod, may kwento, tapos may climax, tapos may huhupa, may ano, ganun, may aral. The third is parables. Jesus used parables for two reasons. So, ito yung kwento, mga kwento na may aral. At ang Panginoong Jesus ang nagsalaysay ng mga parables. So, makikita natin yung parables sa loob ng Gospels. Ano yung reasons ni Jesus para magturo ng parables? Number one, to teach those who believed in Him. And pangalawa, hide truth from those who did not. Siguro maganda lagyan natin to ng yan. And pangalawa, hide truth from those who did not. Alright, so yun yung nature ng parables. Si Jesus, nag-style siya ng mga kwento kung saan yung mga nakakagets, yung mga naniniwala at naninindigan sa kanya, nananampalataya sa kanya, nagigets nila yon. Kasi sabi ng ganun, for the kingdom of heaven is like this. Ganun. So kung nakatuon yung inyong paninindigan, paniniwala sa kung ano yung tinuturo ni Jesus, gets ninyo yon. Pero pag kayo yung parang tipong, imbento-imbento lang yan, natatago, nakukubli yung katotohanan mula sa kanila. Kaya yung mga Pharisees, yung mga mapagmataas, ganun, hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Jesus. Yan. So, yun yung purpose ng parable. Now, anong ibig sabihin nun? Kung alam natin na ganun pala yung style, yung literary form ni Jesus na ginagamit niya sa mga tao, alam natin na kailangan ihanda natin yung sarili natin to understand and listen to the parables na kailangan tingnan natin yun sa mata ng isang nananampalataya para maintindihan natin. Tapos, alam natin na maraming mga words doon or mga phrases doon na hindi basta-basta straightforward ni gaya ng biblical teachings. So, this is why it is quite hard to interpret parables. Sinadya ni Jesus na maging mahirap siya intindihin. Even the disciples, hindi kailangan tanungin si Jesus, ano ibig sabihin ninyo nun? Parables are a special type of narrative. In contrast to historical narratives, parables are events that did not take place. Okay, so, fictional. Kasi hindi ito historical na kwento. Ito ay parang creative na illustration kaya sa forma ng kwento na may aral. So, it is like a principle delivered through a story. So, katulad ng mga jokes, no? Hindi makatotohanan yung mga joke, pero
may punchline sa huli, kaya parang natatawa tayo, naaalala natin. Ganun din yung parables. Parables have unexpected twists because this makes the teaching more impactful. Yung mga parables ni Jesus, may 1-2 punch eh. May punchline sa huli. Nasasabihin niya, eto, ganito, ganito, ganyan. Parable of the ganito, ganito, ganyan. Pagdating sa huli, parang may dating, parang yun, di ba? Parang ganun yung, boom, ganun. Parang ganun yung banat ni Jesus. Kaya dapat, tingnan din natin yung parables na ganun, may punchline sa huli. At doon natin makukuha yung pinupuntosan ng ating Panginoong Jesus. Doon natin makukuha yung punto ng parable. So, try to understand the punchline. Sorry, ayan. Try to understand the punchline when studying a parable. Example, parable of the mustard seed in Mark chapter 4. Verses 31 to 32. Sige, basahin natin saglit na. Mark chapter 4, verse 31 to 32. Parable of the mustard seed. It is like a grain of mustard seed. Ano daw yung kingdom of God? It is like a mustard, it is like a grain, buto, of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all the seeds on earth. Yet, when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nests in its shade. So kung titingnan natin at face value to, parang ano yun? Bakit may buto ng mustard? Tapos, ba't yun yung sinasabi ni Jesus? Tapos may tutubo na halaman, mas malaki, mayabong, tapos may birds of the air pa, and then will make nests in its shade. Bakit yun yung pagkakasalaysay sa kung ano ang kingdom of God. Yun, di ba? Parang matalinhaga siya, nakukubli niya, itatago niya yung katotohanan na sinasabi ni Jesus. Kung hindi tayo yung nakatuon yung ano yung hearts natin or hindi nakatuon yung ating focus na nananampalataya tayo kay Jesus. Kaya yung mga Pharisees parang pinagkukwento-kwento nitong si Jesus. Ano kaya yun? So, ganun sila mag-react. Dahil nga, ganun yung nature ng parable. Alright, next, poetry. Bibilisan ko na. Unlike teaching passages, poetry is mainly not meant to teach. Okay, so ang mga poetry, hindi siya katulad ng teaching lessons or biblical teachings. Yung poetry is usually an expression of thoughts and emotions of the authors. Kaya makakakita tayo ng mga isa Psalms, no? Papuri, pasasalamat, pagkamangha sa Panginoon, pighati, pagdadaing, panaghoy, at marami pang iba. Yun. Kasi pag-express ng feelings or emotions nung nagsulat yung mga poetry. So, hindi siya katulad ng katuruan na merong direct na sinasabi, ito, gawin mo ito, gawin mo yan. This is poetry. So, anong katangian ng poetry? It has an intensified and heightened use of imagery, parallelism, and other literary devices. Ibig sabihin lang, matitindi yung mga ginagamit niyang salita at nakikiliti yung imagination natin dahil sa mga matitinding gamit ng words and other
literary devices. Halimbawa, 'di ba, kung alam natin yung tula sa mga panahon ngayon, pag tumula tayo, nagra-rhyme. Ako ay tutula, makatang makata. O 'di ba, nagra-rhyme sa huli, ganun. May artistic style, may technique na ginagamit para ma-convey yung nilalaman ng puso natin. Ayun yung poetry. So an example of imagery, no? Pag-tickle sa imagination natin is from Song of Songs, chapter 2, verse 1. Sabi niya, I am a rose of Sharon, a lily of the valley. So, napakatalinhaga, napakaganda. Pakinggan. At alam natin yung, kahit papano nakukuha natin yung ibig sabihin. Para siyang, syempre, pag sinabing rose, ay, delicate, maganda, mabango, di ba ganun? Kaya yung sabi nung babae, I am a rose of Sharon. Napaka, parang lily, napaka peaceful, napaka vulnerable, parang ganun, a lily of the valleys. Right? So, para makuha, matumbukan niya yung ibig niya sabihin. One challenge in poetry is to determine its application. Saan ba gagamitin? Anong prinsipyo ang makukuha natin na pwede nating gamitin kung nagbabasa tayo ng poetry? Diba? Kaya siya challenging. Halimbawa, should you use Psalm 137 verse 9? Ano sabi? Blessed shall he be who takes your little ones and dashes them against the rock. Pag tinake nating command yan ng Panginoong Diyos, magiging marahas tayo. At di tayo magiging kaaya-aya sa harap ng mga tao. Di ba? Kasi it means to invoke destruction to your enemies. Gagamitin mo ba yan as part of your prayer? Gagamitin mo ba yan as teachings sa mga miyembro? Di ba? Parang magulo yata. Parang ano, matindi yata masyado. Alright? So, yung poetry, kailangan gumamit tayo ng discernment. For example, Psalm 119, ito, meron tayong isa pang literary form. Sa Hebrew literature, meron silang technique na ginagamit. So, sa Psalm 119 starts the stanzas with each Hebrew letter. And each line of that stanza starts with that Hebrew letter. So, hindi na ako masyado magdudwell dito. Pero, pag tinignan ninyo yung structure at saka yung Psalm 119, di ba? Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. So, yung first na yun, sa Hebrew text, nag-uumpisa siya sa letter A. No? Parang may word na nag-uumpisa sa letter A para doon sa verse na yun. Tapos, pangalawa, blessed are those who, ano yan, who seek Him with all their heart. Parang ganun. And then, yung next na line, they do nothing wrong, they walk in His ways. So, lahat yon yung mga lines na yun, lahat ng letters na, lahat ng letters or starting letters nila, nagsa-start sa letter A, yung Aleph, na first letter ng Hebrew alphabet. Pagdating sa second stanza, puro B naman. No? B naman yung starting letters nung lahat ng lines na yun. Tapos yung third stanza, nagsa-start naman sa G, parang Aleph Bet Gimel. Nagsa-start sa letter na Gimel. Tapos lahat yun, nagsa-start na sa, lahat ng lines nagsa-start na sa letter na yan. So, para siyang structure. Ganun. Na bawat line, o bawat stanza pala, yung kanyang mga lines nagsa-start with the same letter, and every stanza nagsa-start do sa pagkakasunod-sunod ng alphabet ng Hebrew, ay Hebrew alphabet. Yung buong Psalm 119 in its magnificent structure, pinapakita na lahat
yung kasi tungkol yun sa salita ng Diyos, eh, no? Sa pagsunod natin, sa kagustuhan natin na mag-cling at sumangguni sa salita ng Diyos from A to Z, from the first to the last, sa Word of God ako kakapit. Yun yung tinatry ipakita ng Psalm 119. Sayang di natin masyadong ma-appreciate ngayon kasi English na yung binabasa po natin. Pero pag Hebrew natin siya binasa, yun, di ba na-appreciate ng mga nakakabasa ng Hebrew na from cover to cover, from beginning to end, from every letter, sa umpisa, sa gitna, hanggang wakas, it is still the Word of God that is effective. Yun yung maganda. So, yun yung ibig sabihin ng poetry. Merong mga, may mga elemento na ganun na nagpapakita yung approach na hindi natin magagawa sa biblical teachings na style or sa mga kwento na style. Pagdating sa poetry, may mga effects, may mga ganun. Alright, so next. Prophecy. Alright, so contrary to popular belief, most of prophecy is not predictive. Yung prophecy, hindi siya kadalasan tungkol sa pagsasalaysay ng mangyayari sa future. Ang pinakalaman usually ng prophecy is teaching, admonishing, and rebuking directly mula sa salita ng Diyos. Yun. So, pinapadaan sa propeta. Most future predictions have been fulfilled, at least initially. Mamaya na yung at least initially. Pero most future predictions have been fulfilled. Kaya alam natin na prophecy yon, predictive na prophecy. Kasi dun din sa Bible, nakita natin yung fulfillment ng prophecy na yon. Karamihan din dun, or marami sa mga prophecies na nakasulat sa Bible, nagpo-point siya sa pagdating sa buhay, pagmi-ministeryo, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kasi si Jesus nga yung fulfillment, no? Nung law na sinasabi nga. Maraming na-fulfill dahil dun. Pero, yun nga, yung prophecy, hindi siya mainly tungkol sa pagsasabi ng anong mangyayari sa future. We should not be dogmatic or very specific about what will happen in the future. Dogmatic, ibig sabihin, gagawa kayo ng parang rules to follow, gagawa kayo ng ang tawag dito, mga principles to live by. Hindi dapat nakabase tayo sa mga prophecies or sa what will happen in the future. Bakit? Simply because nobody knows exactly what will happen in the future and when. Di naman natin alam kung ano talaga exactly yung tinutukoy. Kaya wag na tayong, alam nyo, itong mahilig kasi sa ilan sa mga kapatid natin sa Panginoon, masyado tayo nahuhumaling sa mga prophecies, no? Sa mga yung future predictions, ganun. Na parang yun yung pinaka, ano natin, pinakabasehan natin ng pananampalataya. Bakit? Hindi naman natin alam kung ano yung hinaharap . Bakit hindi tayo mag-stick dun sa turo ng Panginoon Diyos? Yung meron na talaga, yung timeless principles na tinuro na noon pa anong tama at mali hanggang ngayon, na magiging totoo pa rin siya hanggang sa hinaharap. Dun tayo sigurado kasi na-prove na . Hindi yung di pa natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Dun tayo nakakapit. So, may mga maririnig kayo mga ano mangyayari sa ano yung speculations about the yung millennial reign, yung rapture, yung kailan darating ang Panginoong Jesus. And nobody knows for sure Di ba? Para bakit dun tayo masyadong magdudwell? Pwede tayo magdudwell sa teachings ni Jesus na tinuro na niya noon pa
totoo noon, ngayon, at magpakailanman. Ba't di tayo mag-umasa doon sa mga turo? Ba't mga prinsipyo na nakukuha natin mula sa Biblia? So anyway, even the prophets were limited in the knowledge of God's prophecy as they delivered it. Kaya huwag tayo masyado umasa sa prophecies. Okay, so meron po akong konseptong ituturo sa inyo. Ito yung tinatawag nating prophetic telescoping or foreshortening. Ano po ibig sabihin nun? Ito lang po yun. Usually, the prophet saw one picture kasi merong sinasabi sa kanya ang Lord. At syempre, sa mata ng isang propeta na taong katulad natin, maaaring isa lang yung angulo na nakita niya. Isang view lang yung nakita niya. Pero tayo po na nakakita ng fulfillment ng prophecies, nakita natin yung mas malawak pang picture. Okay, so the prophet saw one picture when in fact the prophecy might be fulfilled in several times and in different ways. So ibig sabihin ng prophetic telescoping, yung prophet, baka ang nakita lang niya, parang may pinakita sa kanya ang Lord na parang naka-telescope siya. Yung nakikita lang niya sa loob ng telescope, ang binabanggit niya, nakita niya. Pero hindi niya nakikita yung nasa paligid, yung kabuuan ng picture. So pwedeng ganun po yung, pwedeng ganun yung sitwasyon ng prophet. So, like seeing the view in the telescope, halimbawa yan, we see image in the scope but couldn't see everything else across the distance. So, we might see the prophecy only partially. Bakit po mahalagang malaman yan? Kasi nakita na po natin from time to time na merong prophecy, pwedeng predictive prophecy, sabi, mangyayari ito. Tapos, nakita natin, nangyari yon sa panahon ng prophet, pwedeng hindi rin nangyari sa panahon ng prophet, tapos kahit na matagal nang wala yung prophet, na-fulfill siya sa mga susunod na generations. Tapos, nung na-fulfill na siya, dun sa future generation, may grand scale pa na tinutukoy yung prophecy na yun. Pwede pa siyang magamit ulit. O totoo pa rin siya, pero sa mas malaki ng konteksto. Ganun yung nature ng prophecy. Hindi naman lahat, pero sabi ko nga, iba't iba rin yung prophecies. So halimbawa, in Joel 2, verses 28 to 32, si Joel, 1,000 years bago pa dumating si Jesus, bago pa ipanganak si Jesus, he expected the prophecy to happen in his time. Ano yun? Yung Holy Spirit pouring on all flesh. Yung mga dreams, visions, and then people will call on the Lord, and then the day of the Lord comes. Yun yung prophecy ni Joel. At yung prophecy na yun, binanggit niya 900 years or almost 1,000 years bago pa dumating si Jesus Christ. Sabi ng mga Bible scholars, na-fulfill daw during the Old Testament yung prophecy niya na may kinalaman sa locust plague. Debatable, pero yun daw yung sabi nila. Si Peter naman, sa Acts 2, binanggit niya itong prophecy na to. Na parang sinasabi niya nga na na-fulfill yung prophecy na yun during this time ni Peter. So, 1,000 years after, when the believers spoke in different languages or tongues. Yung bumaba yung Holy Spirit na parang may mga flames, no? Tapos dumapo sa mga tao. Tapos yung mga tao, nag-speak in tongues. Sama nang pe-pray sila, biglang nag-iba yung mga lingwahe nila. Naintindihan sila ng mga foreigners. Yun. Yet, we still look forward to this fulfillment. Pagdating dito pala sa Acts 2, yan, nagsalita na nga sila sa iba't ibang lingwahe, naintindihan sila ng foreigners, tapos sabi nga ng mga foreigners,
bakit sila nagsasalita ng lingwahe namin? Tapos sabi din ng mga tao sa paligid, mga lasing ba yung mga yan? Umagang-umaga naglalasing yung mga yan. Kaya nag-explain si Peter, it is what has been said, sabi niya. Dito sa verse na to, tapos kinote niya, no, verbatim kinote niya yung sinabing prophecy ni Joel, no? So it signifies na parang sinasabi niya, ito na yun, nangyari na yung pinaprophesy noong unang panahon, sabi niya. But yet, nung nangyari na nung Pentecost yun, day of Pentecost, we still look forward to this fulfillment. Yung Holy Spirit pouring on all flesh, dreams, visions, calling on the Lord, diba yung and every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yeah. And then the day of the Lord comes according din sa Revelation. May hinihintay din tayo. Yon. So, ayan, Peter quotes this prophecy when the believers spoke in different languages or tongues, and we still look forward to this fulfillment of the Lord's day when Christ comes back. Right? So, yun. Gaya na sabi ko kanina, may ongoing debate pa po doon sa ano yung prophecy na yun. Pero walang nakakaalam for sure kung ano nga ba yung ibig sabihin nun. Because it is a prophecy. Bagay siya na sinabi ng Diyos na maaaring hindi natin 100% naiintindihan o buong-buo nating malalaman. Parang, syempre, paano ba natin maiintindihan ang salita ng Diyos? Masyadong grand, masyadong malawak. Baka hindi kaya ng utak natin. So again, prophecies, although important and interesting, hindi natin yan dinidiscredit, hindi natin sinasabing baliwalain ang prophecies. Dapat basahin pa rin natin dahil ito ay salita ng Diyos. It must be viewed as something we can never pinpoint to the detail. Huwag naman natin isipin, alam natin na galing naman natin, alam natin. So, hindi. However, hearing these along with God's admonition and rebuke. Halimbawa, sinasabi sa prophecy, change your evil ways. E di, sapat na yun para sundin po natin. Change your evil ways. Di, gawin po natin yun. So, we can make some changes in our life for spiritual growth. So, halimbawa, ayan, may example ng prophecy na hindi predictive. Ano lang siya? Correcting or admonishing. Sabi doon sa prophecy, the Lord says, return to me and I will return to you. So, hindi siya tungkol sa future. Pero, sinabi siya ng Diyos. A prophecy siya. And then sa Zechariah, remember, this is a ano, book of the minor prophets. May predictive din naman. Sabi nga nun, the Lord will again comfort Zion and again choose Jerusalem. So nakita natin yun, ano yung pagtapos ng exile, ano, nakabalik yung ano yung mga Jew from Babylon, nakabalik sila from exile to the promised land. So, yun, may predictive, merong admonishing ng mga prophecies. And we also have this, what we call the apocalyptic literature. So, makikita natin ito sa Revelation, yung apocalyptic literature. This literature is highly symbolic. Ulitin ko po, highly symbolic. Dito tayo nagkakaproblema kasi masyado tayo nahuhumaling sa mga signs gaya ng 666. Inihahalin tulad natin sa mga nababalitaan natin na may mga implants, may mga progress ng technology, ang dami nating parang bigla pumapasok sa utak natin. At imbis na maging sumasampalataya tayo sa Diyos, nagkukos siya ng kalituhan, ng takot, ng ibang reaksyon sa sarili po natin.
So let me just give a warning, you know. Kayo po, katulad ng isang maayos na mananampalataya, dapat level-headed tayo. Hindi tayo basta-basta naniniwala. Kasi sabi nga ganun, huwag kayong basta-basta naniniwala na may magsabi, andyan na sa kaliwa, andyan na yung Mesaya, andyan na sa kanan, andyan na si Jesus. Huwag kayong basta-bastang nagpapaniwala. No? And, to repeat, no? Yung vision nga yan, eh, nakita nga po ni John, no? It is a vision. So, ibig sabihin, very highly symbolic yung kanyang sinasalaysay. Pero kailangan niya i-record, kailangan niya isulat kasi ito ay vision galing sa Panginoong Diyos. So don't get me wrong, ah, hindi ko po dinidisregard at isinasantabi na ito ay mga bagay na hindi dapat nating bigyan ng panahon o isipin. Ang ibig ko po sabihin, maging very, 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 very careful tayo pag pinag-uusapan na po natin yung mga bagay katulad ng apocalyptic na things. Galing kasi ito sa apocalyptic literature kung saan ang estilo ng basa natin, alam natin, yung mga binabanggit dito ay highly symbolic, simbolo siya, hindi siya literal. Halimbawa, according to the research, no, may isang professor na I think mas credible pa sa kahit sino sa atin dito na nag-uusap at nakikinig. Mas credible pa siya pag sinabi niya na ito ang sinusulat ng scripture. Kasi nakita niya literally yung mga pieces ng parchment na na-discover sa mga scrolls, sa mga... Siyang nakapunta at nakakita ng actual na mga pieces ng parchment nung original na text na kung saan hango yung ating Biblia. At ito ang sabi niya. Sabi niya ganun, pag tinignan natin yung mga context, yung mga numberings, pagdating doon sa Revelation, yung number daw, sabi niya ganun na. I think kung ano yung sinasabi na lang niya kasi mas credible siya kaysa sa akin. Sabi niya, sabi ng mga scholars at naisulat na noon pa, yung number ng beast ay 666. Pero lumabas, nakita nila doon sa evidence ng scripture, yung literal na scripture, yung mga parchment nga, sinulat ng ating mga forefathers, yung nakasulat ay 616. So paano natin maireconcile 'yon? Traditionally, ang alam natin 666 tapos nakakakita tayo ng room number na 666. Oy, sabi natin devil 'yan, devil. Tapos may nakita tayong lumabas yung account bank account ninyo nung pagka-withdraw ninyo ang natira 666. Edi nagpapanik na kayo, 'di ba? Ganun. Eh hindi pala 666 yung number, 616 pala. So, which one is it? So, yun ang ibig ko sabihin na wait lang, no? Kasi highly symbolic yung apocalyptic literature. Kaya huwag nating paghahaluin yung reality at saka yung vision, no? Siguro may sinasabi ang Lord. And karamihan naman na sinasabi ng Lord, yung mga rebuke, yung mga admonishing, yung mga turo na sinasabi niya doon sa 12 churches, eh, di ba yung, ay sa 7 churches eh. Yun naman yung sinasabi ni John eh, na galing din sa salita ng Diyos. May mga instruction, merong mga admonishing, di ba? Halimbawa, yung you have lost your first love. Ibig sabihin, nawawalay na yung church doon sa paglapit nila na may masidhing feelings toward God. O, yun, syempre, titik natin na principles yun. Alright, so again, highly symbolic. So, diniin ko lang yan. It has extensive symbolic imagery. It brings out a view of different time periods, mainly the present evil age, which is yung palala ng palala na present evil age, and yung
pagdating na ng Panginoon, the intervention of God in the messianic age, no? Yung age ko saan yung Messiah ay darating na or dumating na, namumuno ang tagapagligtas or yung chosen one, yung Redeemer. Yeah. Right. So, apocalyptic literature, although hard to interpret, is also useful. Okay? So hindi siya nakakalito o dapat iwasan. It is also useful in our Bible reading and study because it shows us that God has not forgotten His people. Just imagine, ano, yung laman ng apocalyptic ay yung pagdating ng Diyos. Pagdating ng Diyos. Isang araw, tatapusin niya, once and for all, isesettle niya ang lahat. At siya ang mananaig. Hindi siya ang matatalo, siya ang mananalo. Siya ang mananaig, at yung kaharian niya, ang mananatili. Yun pa lang, kahit na vision siya, hindi natin alam how exactly ang magiging itsura nun. Hindi natin alam kung ano, kailan mangyayari yun. Bukas ba? Makalawa ba? Next year ba? O sa susunod pang henerasyon mangyayari? It doesn't matter kasi ang pinapakita pa rin in general, which is mag-aagree tayong lahat, isang araw, darating pa ang Panginoon. Babalik siya. At mananaig siya. At mananalo siya. At yung mga sumasampalataya sa Kanya, isasama niya. O, di ba? Parang, yun pa lang, hindi na natin kailangan tukuyin yung exact na literal na itsura. Pero matatanggap na natin yun as our hope. Kaya importante yung apocalyptic literature. God has not forgotten His people, and there is an urgent and deep need for us to repent and believe in Jesus Christ. Hindi lang tayo, kasama rin yung mga taong kakilala din po natin at nasa paligid natin. Kaya nga gagawin natin, ginagawa po natin yung pag-share ng gospel kasi maraming tao pa po ang hindi nakakakilala sa Panginoon. Yung good news na hinandog ng Panginoon sa sanlibutan, hindi pa alam ng lahat, hindi pa naiintindihan ng lahat. So, nandyan, di ba? And we can have confidence in God through Jesus Christ that there is eternal life in His kingdom to look forward to. Yeah. So yun yung makukuha nating takeaway sa mga apocalyptic literature. So hindi po ito sayang, hindi ito extra, bagamat mahirap intindihin kasi highly symbolic, may maganda rin siyang idinudulot sa atin bilang mga mananampalataya. Yan. So, dyan po actually mag-end yung ating lesson about literary analysis. Pero, mag-spend tayo ng kaunting time para po tayo ay magwakas sa subject po natin. Yan. So, kaya medyo extended po yung time natin ngayon. Alright, so let's put it all together. Let us recap what we learned in our subject. In order to study the Bible properly and effectively, we must, ito ang dapat nating gawin. Kung naaalala po ninyo, ito na yung tinuro natin at natutunan natin sa mga nakaraang sessions. Natuto na tayo, number one, to prayerfully determine what passage we should study. Pray muna. Lord, ano po bang gusto ninyo ituro sa akin? Pangalawa, do the observations. Make level-headed observations. Hindi observations na kung saan-saan lang natin napulot. Observations na paghanap ng ebidensya. Parang yung mga clues na hinahanap ng isang detective. Pangatlo, bring out the meaning of the passage, which is yung interpretation, and extract timeless principles applicable today. And pangapat, make clearly defined action steps to apply what we learned in our study. Sa madaling salita, sa lahat ng mga natutunan po natin dito sa subject natin, natutunan natin to make observation, interpretation,
and application. Lahat yan, ang basehan ay yung ating panalangin na may pag-asa sa ating Diyos na ituturo niya sa atin kung ano yung gusto niyang sabihin. Right? So, ngayong alam na po natin ang lahat ng iyan, dito na tayo magwawakas. In this subject, we have been introduced to the Bible, its parts, no? Alam na natin mga categories, mga books, its importance as God's word to mankind, at syempre, alam na natin how to explore it systematically. Biro nyo, hindi tayo gumamit ng mga commentaries, hindi tayo gumamit ng mga Google searches. Gumamit lang tayo ng yung as is, no, yung laman ng Bible with the ano, extra info nung halimbawa geography, history, yung mapa, yung atlas, yan, which is yung ancient world, no. Pero hindi tayo naghanap ng sagot na pinibigay ng ilang mga nag-research na. We can research or study the Bible na tayo lang. I hope. And we do this so we can properly understand who God is and so we can rightly live our life in response to who He is and what He has done for us. Ang lahat naman ng pag-aaral natin na ito ay siyempre may kahihinatnan. At kaya naman natin inaaral ang Biblia hindi para tumalino tayo at maging angat tayo sa iba. Ginagawa nating aralin ang Biblia para matutunan natin anong tugon natin sa salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? Ano ang ibig sabihin nun? At paano tayo tutugon sa sinasabi ng ating Diyos? So, let me encourage you. Do not be intimidated. Hindi kayo matakot. Do not be intimidated with the amount and complexity of the Bible that you hold, but rather embrace what it can bring you. Ano yung kayang ibigay ng salita ng Diyos? Yung Bible nyo. Its grand beauty, the depth of its precious wisdom, and the peace it brings with its promises and its life-giving teachings. Yan ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Masarap mabuhay na meron tayong pinaninindigan, meron tayong Diyos kung saan nalalapitan natin, nagmamahal sa atin, matapat sa atin, at nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng tama, kung paano maging maayos ang buhay natin. Lahat yan ay para sa kapakanan din po natin. At para mabuhay tayo sang-ayon sa actual na design and purpose sa atin ng Panginoong Diyos. Masarap mabuhay ng ganun, mabuhay ng tama. So let me leave you with this Bible verse sa Job chapter 28:19-20. Ang laman ng Biblia ay dapat inihahalin tulad natin sa wisdom na napakasarap at napakagandang makuha. Sabi nga sa Job, "The topaz of Ethiopia cannot equal it, nor can it be valued in pure gold. From where then does wisdom come? Saan daw galing ang wisdom? And where is the place of understanding?" Nasaan kaya ang wisdom? Saan natin siya mahahanap? "God understands the way to it, and He knows its place. And He said to man, 'Behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to turn away from evil is understanding.'" Ulitin ko yun, ha? "Behold, the fear of the Lord," yun yung wisdom. Yan ang wisdom, fear of the Lord. "And to turn away from evil is understanding." As long as we do it, we fear the Lord, may takot sa Diyos, and turn away from evil, ine-exercise na natin yung wisdom and understanding. Yan. So, bilang pagwawakas, totoong pagwawakas na ito,
And may the Lord send His Spirit to fill and enlighten you so you can study His Word with joy and gladness as a child who listens to his father's rich and wise teachings. Sa madaling salita, ako ganito ko po tinitingnan ang salita ng Diyos. Pag inaaral natin, pag inaaral ko ang salita ng Diyos, hindi ko lang siya inaaral para merong maituro. Hindi ko lang siya inaaral para maging mahusay ako, maging matalino ako. Inaaral ko siya kasi nakakabanding ko si Lord kapag naiintindihan ko yung salita niya. Na parang ako yung bata na sasabihin nung ama, o anak, makinig ka. Makinig ka sa magandang wisdom na sasabihin ko sa'yo. Yung parang excited na excited ako. And yun ang hope ko sa inyo, no? Kaya ako tinuturo sa inyo ito para makuha ninyo yung pinakalaman nung tinuturo sa atin ng Panginoong Diyos sa kanyang salita. Nanamnamin natin siya. At pag na-absorb natin siya, nagbibigay siya ng buhay sa katawan natin, sa kaluluwa natin, at saka sa buhay natin. And I hope na maging ganun din sa inyo yon, maging positive na effect ang salita ng Diyos sa inyo. Hindi siya maging drudgery, yung ikahihirap pa ng buhay ninyo kasi mahirap intindihin. Huwag po, huwag kayong matakot. Let wisdom be your guide. I-enjoy natin ang turo ng ating Panginoon. So, dito na po nagwawakas ang subject natin. And I hope na na-enjoy ninyo ang pinaka-subject natin. 9 sessions in 1 quarter. In 3 months, natapos din po natin kahit na maraming delays. Let me pray for you. Sige po, let's pray. Salamat po dakilang Ama sa inyong kabutihan at katapatan po sa amin. Salamat Lord sa inyong pagmamahal na hindi po ninyo ipinagkait ang inyong salita sa amin, kundi lalo pa po ninyong ginawa, inintensyon na maintindihan namin ito, matutunan po namin ito, maabsorb namin at ma-apply sa buhay po namin. We thank you, Lord God, for your precious word. And we thank you, Lord, sa wisdom na naidudulot po nito sa aming buhay. Hiling po namin, O Diyos, na lalo pa po kaming humusay sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Inihiling namin ang inyong banal na espiritu na laging gumabay sa amin upang magbigay linaw sa mga bagay po, Lord, na sinasabi po ninyo sa Biblia. Salamat po, Lord, na hindi nyo po ipinagdamot sa amin itong wisdom na ito, kundi kinusto pa po ninyo, pinreserve pa po ninyo hanggang sa panahon namin ang inyong salita. Thank you, Lord God, for your words of life. At Lord, naway marami pa po kami matutunan sa susunod pa po namin mga pag-aaral. Tinataas namin pangalan ninyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, congratulations sa pagtatapos ng inyong first subject sa MSM. Ako po ay natutuwa na nakasama ko kayo hanggang sa huli, bagamat sa recording. Pero magkakaroon po tayo ng announcement. Magkakaroon po tayo ng bonding time within the week, siguro next week. Para po makapag-sharing tayo ng karanasan, ng experiences, at saka kung kailangan humabol, pwede pa po kayong humabol sa inyong pag-aaral. Yan, masettle po natin ang lahat. Kasi yung susunod po nating subject, rin siya. Marami pa po tayong aaralin. Alright, so magkakaroon tayo ng different teachers. Mukhang kasama pa rin ang inyong lingkod, pero hindi na ako yung lahat. Ako ang magtuturo. So please wait for further announcements, pero magbabanding muna tayo sa darating na mga araw. Alright, so pagpalain po kayo. And again, congratulations. Maraming salamat. Ako din ay may mga natutunan mula sa inyo. Okay, so bye-bye. God bless you all. And see you in the next subject. God bless.